Dahil malakas ang hangin, sumabit ang paing ko sa lubid. Kailangan ko lumubog sa tubig para tanggalin ang pagkakasabit. Kaso sa kasamaang palad, nadali tayo. Nadali tayo ng jellyfish. Meron sa dito sa paa ko eh, tsaka dito eh. Makatingin na napakahati. Para kang binalatan, ganun. Kitang-kita ko pa yung jellyfish na dumikit sa akin eh. Gumagalaw kusa yung muscle ko. Ay no, mula dito, hanggang paikot dito. Ayun mo. Ano lang, yung puti lang. Itim eh. Itim. Nakakamatay ba yun? Talaga. So dito naghahamok lang muna kami dito, nakaabang lang. And then mamayang gabi, kung ano man ang sitwasyon ng panahon, kung maramdaman namin na medyo hindi naman uulan, magro-roof tent tayo. Pero pag nagparamdam na uulan, edi sa loob tayo ng ilumpan matutulog. Si Madam Prisha muna ang magluluto ng aming tanghalian. Pero bro, si Prisha, di ba galing Singapore yan? Meron siya niluluto na kung tawagin ay bakote. Bakote. Oh. Sa mga susunod na camping mall, yun yung lutuin mo ha. Yung bakote. Napakasarap nun bro, promise. Mal, anong feeling ng meron kang katabing chef? Nakakaba. Hindi ko maintindihan. Kaya-kaya mo yan. Alam, pom-poms? Okay. Mitik-mitik mo yun sa bawang. Yung parang gusto ko sa Paksiw, bro. Bad trip to Paksiw. And welcome back to another episode. Andito pa rin tayo sa Borawan Island. Sa bahay ng Padre Burgos, probinsya ng Quezon. At dahil nga sa napagkasunduan namin dati nila Direk Gino, na hindi na pwedeng si Mancada palagi ang nakatoka sa pagluluto ng pagkain. Kaya sa bawat alis namin, may mga nakatoka na para magluto. Iba ang magluluto sa agahan, tanghalian, at hapunan. Tikmi. Yung mga granules nung ano. Kasama yung balat, di ba? Kapag nagano ka. Pati yung lahat. Pati yung buto, malamot naman yung buto, yun. Eh, na may lemon. Tama na sa ano. Usawa natin ito. Sarap, no? Sarap. Feeling ko ang healthy ko. Kaya sarap lang feeling kasi na, alam mong healthy yung sinasaksak mo sa katawan mo. Diba? Grabe ka naman! Why? Bakit? Vitamin C. Vitamin C? Asim eh! May lemon! May lemon! Kaya nga, asim! Ito naman si Mal, binuking mo tuloy ng mga asim yung luto. Ang gawa ng juice ni Nani Bancado. Pero masarap, maasim lang! Sobrahan lang! Yun talaga, ano ang purpose nun? Bakit ako dito, wala ka dyan. Si Poca hindi na makatiis na hindi makapagluto. Si Poca kasi ang assistant chef ni Bancada. Gaan saan ako, pampalpoke. Wala. At dahil hindi na matiis na walang ginagawa, ayan, nagprito na ng isda. Ano tawag sa isdang yan? Samaral. Samaral. Pritong samaral. Pandagdag dun sa niluto ni Prisha na nilagang baboy. Ito, binilayin sa palengke. Maaga-maaga sila nakarating dito para maabutan nila yung mga fresh na mga isda na huli dito sa karagatan.
And then mamaya yung dalawang kaibigan natin na angler na handog pa rin sa dagat dun sa pangpang na hindi namin nakakasama dito kasi nga kumakalat at ang daming nahuhuling mga asuhos. So mamayang gabi, sigurado yan, lahat ng mga nahuli nalad dun ay yun yung magiging hapuna namin. Isa sa mga menu ng hapuna namin. So, yun. Catch and cook. Bilang pagbibigay ng ano sa ating chef, titikman muna ng chef kung ano nga ba ang lasa ng luto ni Felicia. Nang si Bancada eh, tinitikman yung lasa ng luto na gamit lang ipang-amoy. Oh, bro. Pag naamoy mo yung sampagkain, alam mo na kung ano yung mga spices na nakalagay doon. Oh my God. Ay, walang halong yok. Masarap. Ngayon lang ako nakita ng nilaga. Pero alam ko naman na pwedeng gawin yun. Magigisa ba ng bawang sibuyas? Tapos saka, parang sasakuncha yung karne. Tapos saka yung sasabawan. Iba'y lasa. So, masarap? Oo. Ako, fan pa naman ako ng mga gisa-gisa. Sarap. Mas ka na dyan, baby. Kain tayo. Walang halong joke. Masarap talaga. Narakat talaga. Di ba tanggit sa atin sa Maynila? Oo. Ano tawag sa tanggit sa, ano? Sa Batangas? Ha? Tanggay. Uy! Kakagupit ko lang! Ganda nitong chair na to ah! Uy! Uy! Back massage! Back massage! Think hard! Harder! Faster! Faster! Or lower! Slow! Solid ah! Oh, neck rocking. Di cancel. Kailangan na namin i-set up ang kuryente para meron kaming ilaw ngayong gabi. Kulay green. Pagdudugtugin natin, project, yung ano natin? Oo, 40 meters, tapos sa akin 15 meters. So meron tayong 55 meters. May liwanag ang buhay natin mamayang gabi. Oo. Napaka-importante, bro, na meron tayong dalang extension. Kasi hindi natin magagamit yung ating sinesave na energy sa ating mga power station. Dito lang banda, bro? Okay, papasok sa loob. Oh. Baka ganun sa paraan. Tuloy yung panghuli ng isda ng Hipon Brothers. Ako naman to si Mainipin. Eh, naisipang makigulo na lang din. Wala na rin naman ang masyadong ginagawa. Baka makadali tayo. Hindi ko kayang gawin yung mga bait-bait nila eh. Doon tayo sa lure. Pahabol tayo para madali lang yung setup. Ini-aim nila na talakitok ang mahuli. Papakitaan ko sila na ako yung makahuli ng talakitok. Andiyan po yung binili ka din sa palengke ng talakitok. Tiyanak ng Hipon Brothers yung mga rods dito. Pwede naman na. Compared naman sa mga gamit nila na pagkaganda. Eh hindi naman tayo hardcore na ganyan eh. Sabi ko kasi pang aesthetics lang. Meron tayo dito mga lures. Pahabol lang tayo. Baka sakali yung makadali. Oo, marunong naman ako mag-cast, bro. On my own, cast away. Bro, kuha na ako talakito ka. Sabihan mo ha? Oo. Hawak na hawak pa lang eh, pro eh. Sasabayan ko kayo. Dito tayo. Hindi, ito ako kasi baka mamaya ako yung madali ng ano eh. Sima eh. Pero ang lakas talaga ng hangin, ang hirap pagbato nito. Tumayo-layo muna ako sa kanila. Hindi dahil sa ayaw akong kasama sila ha. Dahil ayaw akong maka-estorbo sila, baka mag-visit sila sa akin. Magulo ako eh. Namimingwit naman talaga ako ng isda noon pa. Ang hangin! Pag pinato ko ito, babalik to. Kaso ang problema, hindi talaga ako magaling sa ganito. Isa pa, wala naman talaga akong tamang kaalaman para gawin to.
pero may interest ako sa panghuli ng isda. Pwede ko siyang gawing pastime sa downtime ng camping. Project! Akala ko may huli na ako yung bait ko. Dahil malakas ang hangin, sumabit ang paing ko sa lubid. Kailangan ko lumubog sa tubig para tanggalin ang pagkakasabit. Kaso sa kasamaang palad, nadali tayo. Nadali tayo ng jellyfish. Negat sa maligo. Di tayo pwedeng maligo dun. Meron sa dito sa pako eh, tsaka dito eh. Tignan nyo nga. Pero hindi naman malala, mahapdi lang talaga. Ayun o. First time ko madali ng dekya. Alam niyo ba kung anong feeling? Makatingin na napakahapdi. Para kang binalatan, ganun. Anak naman. Base na rin sa nakikita ko sa internet, merong remedyong gamot kapag nadidikya. Suka. Kitang-kita ko pa yung jellyfish na dumikit sa akin eh. Gumagalaw ko sa yung muscle ko. Wala na nga nahuli, nadikya pa. Ako? Ang haba pala nung tama sa akin ng ano? Jellyfish? Buong binti pala. Ayun na suka. Nilagyan ko. Ayun no, mula dito. Hanggang paikot dito. Ayun ang mga. Yung ano lang, yung puti lang. Itim eh. Itim. Nakakamatay ba yun? Tingnan natin mamaya. Sige, basta ako, tunay niyo akong kaibigan ha. Kaya nagpasya na rin ako tumigil na lang muna sa pamimingwit at nakibanding na lang sa Hipon Brothers. Makikiyan na lang ako ng kanilang pulutan. Pulutan nila itong pipino na may sukang salagisag, dinagdagan ng sili, sibuyas, tsaka paminta. Testing! Okay, 5:10 ng hapon. Daming free time. Bato-bato ako dun. Practice akong mamingwit. Nakahuli ako. Kaso maliit, pinakawala naman. Problema, nakakadalawang lure na ako na naibato na tumapon. Kasi nga mali-mali yung ginagawa ko. Eh, inaalalayan ako ngayon nila ng Hipon Brothers. Tinuturoan nila ako. Yung dalawang pamingwit ko dito, eto, yung isang reel ko nasira na, bumigay. Eh si Kuya Berto tsaka si Bro Hips eh umaalalay sa akin na turuan ako. Medyo nawiwili ako eh. Nakahuli kasi ako ng maliit kanina, kaya parang gusto kong sundan ulit na may mahuli ako dapat. Pinamanahan ako ni Bro Berto ng magandang reel. Kinagabihan, nagready na ang lahat para sa aming hapunan. Yan! Wow. Espesyal ang gabi na to para sa aming kaibigan si Roberto. Dahil mag-aantay kami ng alas 12 ng ating gabi para salubungin ang kanyang kaarawan. Huwag kayong mag-alala. Kami lang tao dito sa resort. Hindi kami ganito kaingay kapag meron kaming katabi. Bakit ako sumarap? Ito, ano pa lang to? Introduction pa lang ng dinner namin. Samgipsal. Mamaya, big event. Big event. Salubong sa birthday ni Roberto. Isang oras matapos makapaghapunan, pinuntahan na namin ni Bancada sa pangpangang Hipon Brothers. Napakadami nilang huli. Oo bro, pero mas marami yung asuhos eh. Tapos meron din yung mga... Ayoko. Pero masarap yun sa ano, sa pangat. Kaya kailangan natin kumuha na. Ito na yung totoong catch and cook. Kukunin na namin mismo sa mga anglers natin yung mga kaibigan sa mismong box nila. Ano tawag dun sa box na yun bro? Cooler. Cooler. Makikita niyo kung gaano padami yung huli nila. Hey Berto, thank you Berto.
Ano ba kay Berto? May huli sa asin, huli ni Berto. Yan yun. Yeah. Okay na to. Papangat natin to. Bye bye. Bye bye. Abutin pa yan sila mamaya ng alas. Siguro mga alas 2 na madaling araw. Pagdating dito, nasa laot na sila. Ay, di pala, nasa pangpang. Hanggang sa madaling araw, non-stop yun. Kain lang ang pahinga nila. Uuwi lang yung pagkano. Gutom na. Napakaganda nung... Ganda ng ilaw natin. Oo. Bro, ang halabos ba ay pangat? Oo, yun. Isa lang. Ano ang ano niyan, bro? Ano ang mga ingredient? Mantika, tubig, suka. Tapos asin veggie. Pagka paglalagay mo ng kamatis, kailan konti lang suka. Kasi yung kamatis nagbibigay din siya ng asin. Asin. Meron nagpapangat, naglalagay ng sibuyas. Oh, edi papaksiw na 'yon, bro. Oh. Kasi yung iba kasi nangyayari, ilalagay lang ng bawang sa sibuyas. Eh paksiw na 'yon. Okay, luya. Hindi na siya pangat. Luya na. Oh, may luya. Iyan. Slow cook ko 'yan hanggang sa malusog ang kamatis, tas yun na yun. Oo. Kailangan hindi siya bubuksan para hindi mahilaw yung suka. Pero meron naman nagpapangat na hindi nila tinatakpan. Mm. Pero totoo yun. Mas maganda kasi yung nakasarado. Ayoko, gusto ko nakasarado siya. Para hanggang sa maluto. Maluluto suka. Huwag mong bubuksan! Sarap. Si Vancada nagluto rin ng crispy pata. At habang si Pocoy nagluluto na rin ng kanilang pulutan. Anong tawag dyan, bro? Squid and tofu. Korean tofu. Dalawang oras bago mag-alas 12, wala na akong magawa. At kahit na mayroong signal sa lugar na to, hindi talaga ako mahawak ng cellphone. At para mabilis ang oras, midlip na lang muna ako sa hamok. Pagpatak ng alas 12 ng gabi, ay sinimulan na namin ang selebrasyon ng karawan ni Roberto. Happy na birthday pa! Ilang napakagandang view na pwede mong makita pagising mo, ganyan kaganda. Nasa sa'yo palagi kung paano mo gagawa ng paraan, kung paano mo pipiliin na maganda palagi ang gising mo sa umaga, kung paano mo sisimulan ng maganda ang araw mo. Nasa'yo yun. Nasa stage na ako ng buhay ng ano ko na gusto ko na palagi ng ganito. Parang kung sa mundo ng pagbo-vlog, eh ito na yung panahon na nagpapahinga na ako. Kung sa personal naman na buhay, bilang ako na si Boy First Time, o kahit yung totoong ako na si McLean, eh masaya ako kasi nandito na ako ngayon sa mundo na kung saan eh matagal ko nang pinangarap na mapunta sa ganitong klaseng mundo. Tahimik. Masaya na ako. Nakakapagpahinga na ako. Nakaalis na ako palagi ng payapa. Palagi masaya na basta hindi lang puso't isipan ko yung masaya. Pati yung spirit ni Boy First Time, ni McLean. Masaya na at payapa. Magandang umaga. Second day natin dito sa Borawan Island. Thank you.
Yung dalawa naming kaibigan, angler, si Hipster, kasi ano? Si Roberto. Ayun. Nagpifishing na naman, malamang kanina pa yun. Good morning. Morning. Saka lang. Hindi ka required na gumising agad. Hindi ka pala required na bumangon agad. Ayun, kung nagtataka kayo kung bakit yung pagkagising natin, eh, wala sa hammock. Kasi kanina nagkandaripas kami na mag-ayos ng hammock. Siguro mga bandang 4 a.m. Kasi nga, dumilim ng sobra. Tapos, andyan na yung ulan. Mapaglahong panahon. Welcome to Borawan Island. Huli! Huli! Jennifer, Trisha, ayaw ng brick coffee. Mapait daw. No choice tayo, kailangan natin sabayan. Magti-train na naman ako. Para makasabay natin magkape. Sayang yung ano eh, yung lugar eh. No reaction. Bro Gino, kamusta na? Tara na, magkape na ulit tayo. Miss na kita, Gino. Tagal na panahon na rin mula nung tayo nagkita. Sana sa susunod ay makasama ka na. Alam mo ba bro na, di ba may picture kami ni bro Gino? Kumakain tayo. Hindi ko pinapost sa Facebook yun. Bakit? Pinatarpulin kayong malaki na lagay ko sa bahay ko. Pagpani ko ng hagdan, magpunta sa kwarto, makikita mo kami dalawa ni Gino doon. Sila sa bayan? Oo. Tapos may mga picture natin, magkakasama tayo. Sabi ni Janice, wow ha? Tayong dalawa walang picture, pero kayo may mga picture dyan. Sunod-sunod na ang huli ng Hipon Brothers. Habang downtime, ay magi-join muna tayo sa mga ating mga kaibigan ng anglers. Parang gamit ko kagabi. Ito. Mal! Mal! Yes? Doon muna ako kala Roberto ah. Oo. Ayun o. Mga napakagandang rod. Carbon. Tinawag silang Hipon Brothers dahil hipon ang ginagamit nilang pain sa pamimingwi. Downtime! At alam nyo ba na mas mahal pa ang pain nila kaysa sa mga isdang nahuhuli nila? Baka makahuli. Baka masundan yung huli ko kahapon. Kasi ang mahalaga sa kanila ay yung masaya sila sa ginagawa nila. Ganun naman talaga. Puffer fish? Yes. Huli pa siya? Kuti. Dahil lumalabot ng todo eh. O yung bilog na bilog, no? Hindi ako mapakali na pinapanood lang sila. Gusto ko talaga matutong mangisda. Gusto ko makahuli. Yan pala ang huli ninyo? Meron na? Ay, ang dami na pala! Ang dami na! Pero isa sa katangian ng mga anglers ang merong napakahabang pasensya. Dahil hindi ibig sabihin na kapag nakapaghagis ka ng pain, eh meron ka ng mahuli. Kaya sila tinawag na Hipon Brothers kasi ang... Mahabang pasensya ang kailangan. Hindi rin dapat mainipin. At wala ako noon. Pero noon yun, hindi na ngayon. And dahil sa pagpili ko ng ganitong klaseng mundo, napag-aralan ko na ang pag-handle ng pasensya ko. Dati sobrang mainipin ko. Maikli ang pisi. Kailangan ko pala mag-ingat sa kakahilan-hila. Okay, pag na malapit ang gano'n. Pag alam mo na malapit. May bari malayo. Mali-mali pala yung ginagawa ko ngayon. Pinag-aaralan ko talaga kung ano yung proper na hawak ng linya kapag nagkakasya para hindi magkabuhin. Wala akong ibang ginawa dito kundi ang magtanong
at makinig sa kanila. Salamat sa Hipon Brothers na willing talaga silang magturo. O dahil siguro, nakikitaan nila ako na meron talaga akong interes sa bagay na to. Para may huli ako. Ay, ay, meron! Meron! Teka lang! Bumuro sa akin yung ano. Ay, may huli! Yeah. Another week, another day, another hour since Stripe. You went away, no, and so cliche, you didn't say goodbye. Five. I've been Five. Waiting for so long, still Five. Debating what went wrong. Ah, uli ako! Ay, nandito! Okay, pinapay. By myself. With all these things I'm going through, I still wish the best for you. You're not the only one to love. There's plenty more under the sun. You'll find the one you need. Reach your total fantasy. You go out and get him. I will find a better you. Ooh, a better you. Nakakatapos na tayo. Ah, tawa.